Sabi niya, anak, kahit mag-doktor ka o kahit maging lawyer ka o engineer, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka rin magiging successful dyan at baka lalong wala kang pera. Good morning. I think this is a new place of importance. Mm-hmm. I'm with two designers who are also artists. And I know a lot of designers also are artists. So I wanted to get an idea from those designers who are also artists. Can you introduce yourselves first? I'm Adriana Cruzat, you can call me Iana. I'm the UIUX artist, designer, UIUX designer. At Nibli, and on the side, I do contemporary arts, both traditional and digital. And you are? I'm Janelle Yu. I'm kind of similar with Adriana. Okay. Bakit yung dalawa na invite kayo? Oh nga eh, very similar kami. Ayun, so I'm a designer in Frost. So ayun, mostly web design, graphic design, medyo may UX din. And on the side then I do art, so weekdays I do design, weekend I do art. What do you do on weekends? Ayun, so I'm what part of art. What kind of art do you do? Before I started with digital, pero now I'm mostly traditional na. Every Saturday we do on the spot portrait session, so we get a model. We draw a model. So I'm part of an art group and it's our bonding experience. So yun, and practice na din. Ayun. Nice. So I know you guys are, si Kajani also have lots of graphic art. Tell us more about that. Most of my subjects are female. Kasi I do love the female figures, yes, female anatomy. But sometimes I do illustrations of nude women. And do you get models? Well, na-experience ko yun before. I joined a nude drawing session, may male and female model. And then before then, and then sa school then yung isang subject namin doon yung finals namin is to draw the nude model in front. So pero school, sorry. Mapua. Fine arts ba tinake mo? No, multimedia. Multimedia. Pero okay. Yung first year namin sa Mapua is all about traditional and fundamentals, okay. And then following years puro digital na kami. So I have to ask a question. Mm-hmm. Someone who's not having done that. Mm-hmm. How is it painting someone new and they're used to it now? Well, yung first time ko. And how were you super reacting to that? Super awkward. Mm-hmm. Siyempre kasi student pa lang, first year, tapos parang pero since under time pressure din kasi kami, hindi ko na naisip yun habang ginagawa. Ah, time pressure? Yes, kasi every, parang ang naalala ko kasi noon, yung activity namin, parang every, parang 7 or 9 minutes, magpapalit ng pose yung artist, tapos dapat ganang practice. So may shading na yun, and ano. And then yung final pose niya yun yung parang 30 minutes. Tapos doon na namin. First experience ko with nude. Immune na ako kasi. Oh, you're immune. Oh, kasi nurse ako before. So so ano, yung course ko. Oh, sanay na ako makita na nakaubad. So yun, yung course ko hindi related to art or design. I used to be a nurse. And then jumping into design. Uh-oh. How did that happen? Actually, ayun, I used to be a nurse. So, I worked in pediatrics. I practiced. Pediatrics pa? Oo. And, ayun eh, it's not my passion. Nadala ako dun sa trend na, okay, mag-nurse ka, tapos mag-abroad. Kaso, hindi talaga. Who wanted you to become a nurse? Usual, yung parents, ganun. How did they react when you became a nurse and went into design instead? Medyo pinag-awayan din namin. So, okay. Pero eventually, naging supportive din naman sila. So, yun, pagdating sa nude, sanay na ako, ganun. Uh-huh. Pero nag-aral din ako ulit. Uh-huh.
ng design. In what school? Actually, nag-aral ako sa Shillington Design School sa Australia. Wow. So, bootcamp course for design. So, 3 months lang siya, pero equivalent niya yung 4-year course for design. Kasi gusto ko nang mag-shift ng career fast. Aside from art, interested na talaga ako sa design. Specifically, UX design. So, medyo iba yung art, medyo iba yung interest ko sa art, saka sa design. Na-interest ako sa UX kasi I felt like I could make an impact with UX kasi it could be applied to a variety of fields. Hindi siya yung parang website lang. Oo, hindi siya yung website lang. So, doon ako na-interest. It's about making an impact rather than expressing myself creatively. So, in this case, you are being creative and still trying to make impact. Ayun, maganda kasi design, you can actually mix both art and yung parang technical side na ganun. Ayun. And ayoko na talaga maging nurse eh. So, naghanap talaga ako ng school na pwede, yung fastest route na matututo ako yung magandang education. Kasi inisip ko, kung mag-aaral ako, I'll just go for yung good quality na. Nag-apply ako sa Barcelona ng Masters in UX. Interaction design. Nakakuha ako ng scholarship. Propose ako ng business plan. Doon nila ibibase. So, nakakuha ako ng 30% off na scholarship. Hindi kasi sila nagbibigay ng malaking scholarship for international students. Pero nakakuha ako. Though kasi yung cost of living, very expensive. So, yun. Nag-isip ako ng business plan. Pinili ko yung topic na mental health kasi yun yung passion ko. So, nagustuhan nila idea ko. Ayun, kaso financially, feeling ko mahirap. Then, meron akong cousin sa Canada. UX lead siya doon. And, nanghingi ako ng advice after. Sabi niya sa akin, it's better, rather than pursuing Masters in Interaction Design, I should pursue fundamentals first. Yun daw talaga yung pinaka-important. So, mag-take daw muna ako ng course na matututunan ko lahat ng design fundamentals. So, naghanap ako ng short course, then pumunta ako ng Australia. Shillington School of Design, sobrang okay, tsaka practical yung design course na yun. I would recommend it to others na nagko-consider. Then, after nun, good decision kasi nakagawa ako ng okay na portfolio, nakapasok ako sa okay na company. And na-realize ko, totoo talaga na important yung fundamentals. Hindi siya yung parang ano lang. Okay, magiging designer ako, marunong ako mag-Photoshop. Hindi pwedeng ganun. Bago ka makagawa ng okay na portfolio, kailangan ma-apply mo yung fundamentals na yun kasi may kita mo talaga. Ayun. So, what do you think about that? Agree. Sige, tell me your story. How did you get into when you graduated from Makua? Did you go straight to design or what was your thinking? Before I graduated, I was expecting na magiging profession ko yung art, like as an artist, contemporary artist. But my dreams were crushed. Kasi there's this, nung graduating ako noon, parang few months before I graduate, I received, nag-apply ako ng international exhibit sa Venice. And then, kasi yung time na yun, before nung college ako, mahilig lang ako mag-submit online. Tapos di ko na-check yung email ko. And then, parang di ko naman na-expect na matatanggap yung artwork ko kasi submit lang ng submit. Tapos, parang late ko na nakita yung email ko na natanggap pala yung work ko. Pero meron pa ako ng parang less than 2 months to settle everything. So, okay na nun, parang nakapag-send na sila ng letter para sa embassy para mag-grant ako ng visa. And then meron akong tita sa Venice. Tapos super prestigious nung Palazzo Flangini yung sa Grand Canal. And then so okay na, everything's okay na. Kailangan ko na lang bumili ng plane ticket. Yeah. But since I wasn't born with a silver spoon, I didn't make it kasi super mahal nung plane ticket and then imamount pa yung paintings ko. Maraming super laki nung gastos and graduating din kasi ako nun and I also don't want my mom
na malubog sa utang. Sayang. Because of that. Mm-hmm. And then, napunta ako sa UI/UX kasi noon sa first job ko as junior art director, I was really attached to the team. Lalo na sa boss ko na mm-hmm. si, you know, yun sa sir na. And then, ayun, kailangan niya noon umalis ng company namin, and then nung nawala yung boss namin, half of the team decided to leave the company as well. What I discovered pala with companies, sometimes you stay because of the boss. Not really because of the company, because if you like working with the boss or with the people. Super important. Pag umalis yung boss, everybody else may stay. Go ahead, sorry. Yeah, that's true. Kasi sa totoo lang yung job ko noon, hindi ko siya, minahal ko lang siya because of my boss. No, really, kasi parang it nung nawala yung boss ko noon and yung half of my team, parang walang sense na yung ginagawa ko. So parang, decide na lang ako na instead of doing the ads for the mobile apps, I want to create the mobile app na I want to design. So yun na yung pinursu ko, yung gusto ko talagang career. And then, ayun na, gumawa ng portfolio noon, and then nag-aral ako ng yung mga design tools, Sketch and Adobe XD. Tapos, ayun, luckily, natanggap ako sa isang company for as UI/UX design. What's, you are artists, very talented ones at that, but you're also experienced designers, UX, no? UX ka rin, di ba? Or are you more parang ano design? Multidisciplinary eh. Ngayon kasi parang sama-sama na eh. Pero ikaw, ang title mo is, what's your web title? Designer. Web designer. Your title is? UI/UX designer. UI/UX designer. Yeah. The common title that we see for people. How is it like being an artist and being in that role also? My first passion is really art. I started drawing at when I was still a toddler. Mm-hmm. That I growing up, I was known as the artist in school. Mm-hmm. Yun. But my parents were always against it kasi wala daw pera, ganun. They persuaded me to become an artist. Typical Filipino. Typical Filipino. Drama. Pero kasi when I was in siguro mga grade 6, ganyan. Parang nag-start na ako mag-internet, tapos sobrang na-interest na ako sa web design. Then sabi ko, gusto kong gumawa ng sarili kong website. So until high school, nag-aral ako mag-code and mag-design. Self-study? Oo, self-study. So elementary pa lang, nagbabasa na ako sa internet. Since sobrang nahumaling ako. Nahumaling ako sa design. Sobrang nag-enjoy ako. Hindi ko alam kung bakit. Baka kasi, when you're an artist, di ba, you want to express yourself. That's art. Yun. You want to experiment. So, meron din ganun sa design. Eh. Though, it's not exactly the same. Pero, may avenue ka rin of expression talaga in design. In a way, when you design something, you contribute a part of yourself in that, in a solution of a problem. And if you can add an element of yourself, your expression there, mas ano yun, parang signature mo. Your signature. True. Tsaka sobrang fulfilling kasi pag nasa for example website, tas ginagamit siya ng ibang tao eh. So parang okay, nag-design ako ng button, uy, kiniklik nila yung button. Sobrang exciting. Tapos ngayon, sobrang nag-expand na siya to UX, di ba? Parang mapapakilaman mo lahat ng aspects ng experience ng user. So, yan, fun siya. Challenging, pero fun. Medyo magkaiba kami ng parang yung sa family naman. Kasi, though pareho kami na since bata pa, parang the artist, kid, ganyan. So you like expressing yourself then? I wasn't sure, basta I just did it. Parang yun lang talaga yung trip ko gawin since bata pa. Kasi yung mom ko lagi akong binibigyan ng mga art materials, comics, tapos never ako nawala ng sketchbook until now. Tapos, and then nung magka-college na ako, nung tinanong ako ng mom ko kung anong course yung gusto ko kunin, ang gusto ko kunin talaga, psychology. Psychology? Why? Pero, I don't know, yun din kasi isa sa mga gusto ko. Tapos yung mom ko naman, sabi niya, hindi ba mahilig ka sa art? Ba't hindi yun yung kunin mo ganyan? Tapos ako yung nagsabi ako yung nagsabi kay mami na, mami, wala daw pera dun eh. Tapos ang sabi ng palit tayo. Tapos ang sabi ng mami ko, sabi niya, anak,
kahit mag-doctor ka o kahit maging lawyer ka o engineer, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka rin magiging successful dyan at baka lalong wala kang pera dyan. So kung anong talaga yung gusto mong kunin, maging the best ka na lang doon. Yun yung naalala ko sinasabi ng mom ko. So yun yung pinners ko nag-multimedia. Nice, nice. So what's your advice to people who are artists like you and want to go into design field? Although some people say design and art are very close naman talaga or it's the same. Mm-hmm. Some people don't actually know the difference. But what would you advise to people who are more artists like you than and how they go to the design field? What's your advice to them in general? Well, I'd like to say that if you really want to do it, just do it. Kasi mahirap naman yung parang tatanda ka tapos maisip mo na what if ginawa ko to, ano kayang, di ba yung mga ganong thinking, yun kasi yung iniisip ko nun before eh. Makakatulong din if everyday mo siyang gagawin or if you're kind of obsessed with it. Kasi kapag lagi mo siyang ginagawa, nagkakaroon ka ng improvement eh, hindi mo lang din nakikita. And then magugulat ka na lang na may nakaka-appreciate ng works mo and then may mag-invite sa'yo. Yun, masarap ka rin, kasi rin sa feeling kapag ka dumating ka na sa ganung point. And pag nasa ganung point ka na, mas mag-strive ka pa eh. Yun. And yun nga, yung motivation dapat hindi mawala. And yung drive, kasi mahirap gumawa ng works or ng output kapag wala kang drive. Unang-una, there's no straight path. Maraming branches yun. It depends on your needs. So, siguro ibe-base siya sa level of control that you want with your life or your level of independence. Like, for me kasi, magkaiba yung art and yung design. So, for art, you have full control. You can express whatever you want, how explicit you want, ganyan. Pero kasi, with design, you're following a set of rules eh. Like, for example, branding, kailangan may i-follow ka na style, hindi ka basta-basta lang na tira ng tira na ganun. So, it depends on the control that you want. So, kung gusto mong full expression, I would suggest pursue design and art separately. Like what I do. Kasi... Actually, separate mo talaga siya, right? Because weekends yung ano. Oo, nagma-merge siya. Pero at the same time, I get to enjoy the best of both worlds. So, weekdays, I do design to support myself. Kasi pag art, mahirap talaga. Parang very unpredictable yung income with art. So, what's the income in art? Selling? Selling art talaga. Oo. Or commissions. So, Monday to Friday, full-time ako with design. And the whole Saturday afternoon hanggang gabi, I do art. So, that's yun yung naging diskarte ko. Thank you, Adriana. Thank you. We hope you learned something from that. And then in the future, if you are interested, tell us more about what you're interested to hear about from designers.